So for today's video is magpapa newborn photoshoot na nga kami. Plano ko na talaga to simula nung pinagbubuntis ko si Bunso. Pero hindi namin to nagawa dati nung kay Ate Joey kasi medyo tight sa budget. Tsaka wala pa kaming idea no na may nagpapa newborn photoshoot pala dito sa Pilipinas. Ang alam ko lang kasi dati ang newborn photoshoot is sa ibang bansa lang. Kaya pag may mga nakikita akong photo studio na nag-offer ng newborn photoshoot, kaya sabi ko talaga sa sarili ko na once na magka-baby kami ulit, magsasave na ako ng pang newborn photoshoot niya. 21 days old na nga pala si Bunso neton. Plano ko sana ipa-newborn photoshoot siya na mga 7 days old na siya. Pero kasi hindi kami agad nakalabas ng hospital simula nung nanganak ako. Dahil nagka-problema si Bunso at kailangan niyang i-antibiotic for 7 days. Kaya hindi na rin ako umuwi noon 1 day after kong manganak. Hindi ko rin talaga inakalan na magkakaroon siya ng problema. Kasi based naman sa mga check-up ko and ultrasounds at nagpa-CAS or CAS pa ako, okay naman si baby. Malayo-layo nga pala yung biniyahin namin from Rizal to Quezon City. Kulang-kulang 2 oras din yung biniyahin namin, kasama na dun yung traffic. Medyo late nga kami ng mga 2 minutes dyan, kasi hinanap pa talaga namin yung building kung saan nandun yung photo studio. And finally, nakarating na nga kami. Mababait at sobrang accommodating ng mga staff. Pangalan pala ng studio is Beginnings Photo Studio. Pwede nyo silang i-message sa Facebook kung interesado kayo. Hindi lang naman newborn photoshoot session ang ino-offer nila. Meron pang iba. Hindi to sponsored ah, sinishare ko lang. Bago inumpisahan yung photoshoot, pinagpahinga muna kami ng ilang minuto. At nag-umpisa na nga umiyak-iyak si Bunso, kaya pinadede ko na muna. Nung tulog na nga siya, inumpisahan na din nila na balutin or i-wrap siya. Sobrang dahan-dahan talaga nilang ni-wrap dyan si Bunso kasi baka magising. Weekdays nga pala namin to ginawa. At kami pa nga lang din yung client ng mga oras na yun. Pero sabi nila mas marami raw silang client pag weekend. Sa bagay, weekend is off or rest day ng mga tao. Especially yung mga nag-work. Sinadya din talaga namin na weekdays gawin. Kasi hindi masyadong traffic papunta at pauwi. Anyways, nauna na yung asawa ko dyan. So bale, sila ni Bunso at siya yung unang kukunan. And then, siya, si Bunso at Ate Joey naman yung susunod. Tapos ako na yung sumunod dyan. Tapos karga ko si Bunso tas si Ate Joey. Hindi nga lang nakuna ng magaling kong asawa. Nga pala, may kasamang sibling photoshoot na rin pala yung kinuha or in-avail naming package. Bago pala kami makarating sa studio, iniisip ko na kung anong pose ang gagawin ko. Kasi hindi naman ako masyadong ma-selfie na tao at isang pose lang din ang alam ko. Buti na lang at guide nila kami sa kung paanong pose ang gagawin. At si Ate Joey at Bunso naman ang kukunan. Sobrang excited nga dyan ni Ate Joey kasi makakarga niya ulit si Bunso. Sinasabi na nga sa kanya dyan kung ano mga dapat niyang gawin at talagang nakikinig talaga si Ate Joey. At pagkatapos nga nilang kuhanan, sinabihan niya ako na siya na daw ang magkakarga kay Bunso pag may ginagawa ako. Akala mo talaga kaya na niya eh. So far sa buong session hindi kami ganun nahirapan. Though may mga times na nagwawala talaga si Bunso. Pero napapakalma naman din siya agad. Kaya kudos sa Beginnings Photo Studio. Natapos na nga ang photoshoot session namin. At pauwi na nga kami. Pero dumaan na muna kami sa Robinson's Antipolo para kumain na din. At pagkatapos ng kumain, pinalaro na muna namin si Ate Joey sa Kidzuna. Ang tagal na din kasi nang hindi siya nakakapaglaro dito simula nung nag-third trimester ako. Kaya bumawi kami kahit 1 oras lang pinaglaro na muna namin siya. Nag-brown out pa nga niya ng mga oras na yan pero bumalik din agad yung kuryente. Kasi medyo malakas rin ang ulan kaya siguro ganun. Sobrang enjoy nga ni Ate Joey dyan, kala mo nakawala sa koral. Kung hindi lang kami pagod sa mga oras na to, in-extend pa sana namin yung oras para ma-enjoy niya talaga. Pero babawi na lang kami next time. Yun lamang po, salamat!